ang natitira pong mga ginto na yan, siya lang po ang pwede nga. Siya lang po ang susi. At ang sinasabi pong collateral accounts na pinag-agrihan ng mga royalties ng Bretton Woods Agreement na kiniklaim itong si Karen Woods, na si Wolfgang Strack ang signatory, mali. Hindi po, si ma'am po. Under USMG, which is ano to, ma'am? 1935. So, at tayo po ay sa ilalim pa rin sa military occupation ng Amerika. Yun ang alam natin. Pero, lahat po yan ay de facto, non-employed, actually, pinatay. Tinago po yan sa atin ng Presidente Marcos. Kasi alam niya po na totoong may ari ng bansa. Kung inyo pong napapansin, pati nga po ang pilit na binubura sa isipan natin ang Maria Cristina Falls, ang Tinago Falls ay pilit na tago. Bakit? Kasi dyan po ang lugar kung saan isinilang ang totoong may ari ng Pilipinas. At hindi pa po nangyayari yan, nakasulat na sa Treaty of Paris na siya natin ipapakita ngayon at kung sino ang naghahawa o nagmamayari ng treaty na ito, ay siya ang kikilalanin ng buong mundo. Ayan po ay walang iba, kundi si Our Majesty, Salvacion Espiritu Santos, Espiritu Santo Legazpi. Ayan po, si Ma'am. Nagkakilala po kami sa internet, kami po ay naghahanap ng totoo. Dahil taon na po ang ginugol ko sa pag-aawal ng mga bagay na ito at sabi nga ay by the spirit you shall know. So pinapanood lang niya kami, ang daming away na pinagdaanan, pero nung nakilala ko si ma'am, sabi ko ito na nga. So kung ating papansahin ang pinakamalaking kalaban po ng sangkatauhan na yung ego, kaya nga po, puro lalaki ang sinabi kong babanggain niya dito. Pero sabi ko, hindi sila pwedeng manalo kasi we are backed up by the Holy Spirit, the Holy Scriptures, and the documents, the proper documents, which are the treaties, the Treaty of Versailles, the Treaty of Paris, and the Federal Constitution, kung saan yan po ang foundation ng ating bansa. Ma'am, okay. Paano po napunta sa inyo ang mga dokumento? Lahat ito, everything is under divine providence. The divine providence, it cannot, you don't have the right to somehow, hindi natin darating lang siya ng darating. Kasi all of us is actually guided by the Holy Spirit. Now, it is by the Holy Spirit, it is by God the Father, who actually, siya ang nagpadala lahat nito. Kasi parang nila, nalalabas ang katotohanan. Pero bago itong mga bagay na ito dumating, I really was working blindly. I don't know what's going on, but I know the path that I was called, and this is a journey. And lahat ng sulok ng Pilipinas, dinaan ko ang mga hindi napuntahan ng mga tao, ako napuntahan ko. Kung kailan ako naging diplomat, saka pa naman ako, napunta sa lahat ng sulok dito sa Pilipinas. At nakikita ko lahat ang mga buhay ng mga tao na nandun sa malayo, parang malayo sa sibilisasyon, pero actually malapit pa rin. Sila yung mas malapit? Sila malapit, pero ang totoo, nawala sila kasi wala kasi silang boses eh. So, kasi wala silang boses, kaya ang gusto ng Diyos, yung mga naaapit, dapat kasi ipantay na ang lahat. So, ang pagbalik ko sa Pilipinas ay actually sugo eh. Ang pag-alis ko rin sa Pilipinas ay sugo din yun.
kasi kailangan lalakbay ako sa kabilang panig ng mundo para makilala ko ang mga iba't ibang uri ng mga tao. I was 30 years outside, naging employee din ako, nag-self-employed ako hanggang lahat ng mga uri-uring bagay sa buhay ko, dinadaanan ko rin. I've been up, I've been down, I went back up again, and then tinawag ako. So, ito na ngayon. So, ma'am, ang dami nag-claim. Ano ba daw yung Alpha and the Omega? Hindi nila yan talaga maintindihan. Kasi kakambal niya ng 777. Now, we have the Alpha and the Omega accounts. And the 77, which is the mother of all accounts. Kasama din yan sa mapa natin. Yes. Hindi nila yan. Ma'am, ipaliwanag mo sa kanila kung bakit... Lumabas ang Alpha Omega. Sasabihin natin na ikaw yun. Uh-oh. At this is recognized sa papel ko, mandated ko. At siya po talaga ang legal. At yung mga gaya na naghahanap ng susi, alam ko napakarami pages sa Facebook na tinatawag yung matanda na ginigising nila para sa mga Pilipino, para lumaya sila. Habang hindi ho napakatanda nung hinahanap nyo. Babae po, hindi ho lalaki at hindi siya kasapi na Iglesia ni Cristo. Dahil si Cristo po ay nasa atin lahat, nasa puso natin. Hindi po siya nasa isang simbahan lang. At kung sinasabi niyo na siya na makaka-interpret, siya na makaka-intindi, mali po yan. Kasi siya yun, siya yung susi. Pakipaliwanag niyo po, pati yung Atlas, pati yung... Okay. Yung saan nagmula yung 777? Well, actually, itong treaty yung Paris ay tapong bilin. Itong sinasabi nila, nakatago, has been hidden. Kasi kasama din ito sa amin, sa Bible eh. Ito po yung sabi sa Revelation na lahat ng natatago ay i-reveal. Oo. Ilalabas. Sa so, end of days. So, ang ano na ito, religion, nandito ang globe. Sa first page lang, nandyan ang world atlas. So, ang buong mapa na buong mundo, sa first page na nandyan na. Mm-hmm. Pero, ang ano kasi, dito sa huli, dahil may agreement na ang Pilipinas lalabas ang may karapatan sa lupa sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas din, nandito din ang mapa ng Pilipinas. At kung saan nagsasabi po na atin ang Spratly, nandito atin ang Sama. Ang Borneo atin. Ang Borneo kasi, ipinaparent yan ng British colony sa Borneo. Kaya yun ang katotohanan yan is yun ang nangyayari na yan na lahat ng mga yan belongs to the sovereignty of the Philippines. Yan. So, dito din sa Tritium, ito ang Blue Book of Redemption. Ano? Ito dito po ang talagang Book of Redemption. Oo. Nandito lahat, ito ang Triana, ang Treaty of Divine Highlights. Treaty of Divine Highlights. Dito po nakasulat, lo and behold, there come a time that a spirited lady in the south, miles away in the far east, shall rise and be called Queen of Flower, Queen of Peace, Queen of Light, Queen of Salvation, which is her name, Salvation, Queen of Power, Queen of the South, Queen of her motherland, and the Anointed One by the Creator through the Holy Spirit. Dito pa isa, it goes in the end na naman yan. Naku, Diyos ko baka kagutay-gutay. Pero, nakaano po siya ng wax. Oh. Ayan po. With the sustained challenge that she had encountered in search for the truth and understanding for her people, painstakingly submerged herself so that peace, unity, love, and brotherhood will be achieved for grace of salvation and redemption. The Lady of Salvation, the Alpha and the Omega, for the darkness is passing away and the real light is already shining. So, sa mga may tenga na gustong makarinig, inyo pong dinggin, at sa mga may mata na gustong makita, pinapakita na po namin, sa ayaw pong maniwala, ay kami po ay sorry para sa inyong kaluluwa dahil ang habal po nito ay ang scriptures, hindi po ito basta isinulat. Gabay po ang
salita ng Diyos para sa paggawa ng treaty na ito. Scenario, ang papel na ginamit dito sa treaty, ano? May gold po nakasama. At para po siya nakabalot ng wax, hindi siya ordinary paper. Ano po yung tawag dito, ma'am? Parang parchment paper eh. Mm-hmm. Special kind of us. Na hindi kayang burahin. At saka dito din, makita mo na, nandito na yung original certificate title. Nang bansa natin. Ayan o. Royal Crown of England. Yan ang nakasulat office, dyan. Office of the Escriba de Cabildo, Hacienda of the Philippine Island, Province of Manila. Entered pursuant decree of 01-4 protocol by virtue of the Supreme Order at the Royal Crown of England and in accordance with the order of the Royal Royal Decree. Ito yung malaki class. Just ayan po. Ang petsa ay January ng 1764. Issued at the Province of Manila, Philippine Islands, case number 571 of the said court. Yan. Ito yung civil case 3950-70. In 1764, it's already a decided case. So a decided case cannot go into proceeding. Kasi? Kasi meron ng decision. So lahat ng nakiklaim lahat po yan ay de facto, null and void. Dahil ito po ay time immemorial. At kung napapansin niya, marami din po sa FB ang nagpapakita ng mga peking Federal Reserve Bonds or nagsasabing sila ang susi. Marami po ang nag-claim na ng mga kanilang mga ginto o gold po yan sa Central Bank. Kasi nandito si Gunther Rusbacher ng asawa na ni Rayelan Alan ng Rumor Mills. Maraming napunta kay General Douglas MacArthur. Marami rin pong naisube ang ating Pangulong, dating Pangulong Marcos. Pero ang natitira pong mga ginto na yan, siya lang po ang pwedeng, siya lang po ang susi. At ang sinasabi pong collateral accounts na pinag-agrihan ng mga royalties ng Bretton Woods Agreement na kiniklaim itong si Karen Woods, na si Wolfgang Struck ang signatory, mali. Hindi po, si ma'am po. Kaya po, noon ay maharlikans nga dahil bawat bansa ay kingdom ang tawag, kingdom of Luzon, di ba? Kaya tayo merong mga datu, meron tayong mga rah. So, bago po yan lahat, ito po ang pinaka-ugat. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring The Divine Legitimate Government, Kingdom Philippine Hacienda, The Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwalat ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makadiyos, makabansa, at makakalikasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.